Aarangkada na bukas ang opisyal na campaign period para sa mga lokal na kandidato. Kasabay niyan, isang unity walk ang isinagawa ng mga kumakandidato sa Bulacan kung saan karaniwang mainit ang eksena tuwing halalan. Para sa detalye, live na magbabalita si Mon Gualvez mula sa Malolos, Bulacan. Mon, para saan itong unity walk na isinagawa ng local candidate sa Bulacan? Yes, Cheryl, bukod nga sa Unity Walk, nagsagawa rin ng signing of peace covenant itong mga kumakandidato dito sa probinsya ng Bulacan isang araw bago ang pag-uumpisa ng kanilang pangangampanya dito nga sa probinsya. Kasama sa mga lumuhok dito ang lahat ng mga tumatakbo sa pagkagobernador, vice-gobernador, kabilang na rin yung mga kumakandidato sa pagkakongresista at board member ng anim na distrito dito sa probinsya, Cheryl. So lahat naman sila ay pumirma. May mga absent, Cheryl, kanina kasi according to COMELEC, ito'y dahil nga doon sa health reasons. No? Pero karamihan naman sa mga talagang inaasahan na magtutunggali dito sa naturang halalan, pumirma naman lahat at dumalo nga sa nangyaring unity walk at the same time yung signing of peace covenant na ang layon, nakalimutan ko lang sabihin kanina, mapanatili pa rin yung mapayapa, maayos na halalan dito nga sa probinsya ng Bulacan, lalo na pagdating sa 45 days nilang pangangampanya dito nga sa lugar. Cheryl. Pero gaano ba kainit mo na ang magiging labanan dyan sa Bulacan ngayong halalan? Ang tawag nga dito, Cheryl, sa Bulacan, labanan ng mga baguhan at ng mga datihan na. No? Ito yung mangyayari dito ngayon, particularly sa gubernatorial and vice-gubernatorial race dahil ang maglalaban ay yung dating magkakampi. No, na sina yung currently na nakaupo or incumbent governor na si Daniel Fernando at lalaban naman sa kanya yung dating gobernador na kasalukuyang vice governor na si Willie Alvarado. Habang sa vice gubernatorial race naman, Cheryl, maglalaban dito yung kasalukuyang board member na si Alex Castro, nakasama nga or katandem naman ni Daniel Fernando, habang mga kalaban niyo yung dating naging gobernador din ng Bulacan na si John John Mendoza. Ang sinasabi dito, talagang labanan ng dalawa kasi, parehong aktor, no? Habang dalawa naman na talagang mga politiko na lehitimo dito sa Bulacan. So labanan ng experience daw o baka mga bagong may offer naman para sa mga Bulakenyo. Cheryl. May impormasyon ba tayo kung sino sa national candidates ang liyamado dyan sa Bulacan? Nako, isang mainit na usapin pa rin yan dito, Cheryl, dahil nga may mga kanya-kanya din mga manok. Itong mga naturang kumakandidato sa local elections, pero sa kanila, no, talagang may kanya-kanya din sila mga kumbaga, ibinibida na pang-presidente. No, pero hindi pa malinaw kung sino-sino talaga ang pinaka umaangat dito sa probinsya ng Bulacan na talagang pinupuntahan din ng national, lalo't mahigit 2 million kasi yung butante dito sa Bulacan, kaya naman kabilang nga rin ito sa most vote-rich province, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.